Itlog na maalat na gawa sa itlog ng manok? Tama ang dinig nyo, guys. Ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng homemade salted egg na gawa sa itlog ng manok. Wala ding kahasel-hasel ang paggawa nito dahil sobrang easy lang naman ang procedure nito. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's start! Dito, guys, meron tayong 5 pirasong itlog ng manok. 5 itlog lang ang gagamitin natin ngayon dito sa ating video. Baka mapurga naman kasi kami ng itlog na maalat kapag sobrang dami. Bali, guys, hindi tayo pwedeng basta-basta bumili ng itlog ng manok. Kailangan ay piliin nating maigi ang mga bibilhing itlog. Narito ang ilang tips sa pagpili na magandang gawing salted egg. Una po ay dapat suriin ninyong maigi kung may mga crack o kahit yung gabuhok na crack ang itlog ng manok. Ito po yung pinaka-importante na dapat nating tignan sa itlog. Dahil po once hindi ninyo nakita yung crack sa itlog, ang tendency po nito ay tuloy-tuloy na mababasag ang itlog kapag binabad na natin ito sa solution. Hanggang sa lumabas na yung laman ng itlog at kakalat sa lalagyan natin. Yan guys ha, importante na walang kahit isang crack dito sa itlog. Pangalawa po ay dapat makapal ang shell nito. Paano po ba natin malalaman na makapal ang shell ng bibili nating itlog? Sa tingin pa lang nito guys, malalaman nyo na po. Kapag po malamlam ang kulay ng itlog or yung parang nagpe-fade po yung pagkaputi nito, sure po na manipis ang shell noon guys. Ang kailangan ninyong bilhin is yung puting-puti yung shell, yung para pong may pagka-enamel ang kulay. Yun po ang mainam na gawing itlog na maalat. Makikita nyo naman po na puting-puti talaga itong nabili nating mga itlog. And yan guys, nalaman na ninyo ang kailangan nating i-consider sa pagpili ng itlog ng manok ha. Dumako na tayo sa pagpaprocess nitong mga itlog. Bali, huhugasan lang muna natin ng mga ito at kukuskusin ang mga natuyong dumi-dumi dito sa itlog. Ang dirty naman po kasi kung di natin yan lilinisan, di ba? Pwede kayong gumamit yan ng toothbrush o di kaya naman ay sponge. Once malinis na natin yan, ay iset aside muna natin ito at gagawin naman natin ang brine solution. Bali guys, ipapakita ko lang po muna sa inyo yung paglalagyan natin ng mga gagawin nating itlog na maalat. Sapat na itong lagayan natin para sa 5 pirasong itlog. Mas mainam kung airtight yung takip ng lagayan ng gagamitin natin. Sa paggawa naman ng ating brine solution, kakailanganin natin dito ng 800 ml ng tubig. Kung mas marami kayong gagawin, mas damihan nyo na din po syempre ang tubig. Takpan at hayaan muna itong kumulo. Once kumulo na, ay ilalagay na natin dyan ang 1 1/2 cups ng rock salt. Halu-haluin hanggang sa matunaw na ang asin dito. Dito guys, makikita ninyo sa lutuan natin na hindi na natutunaw yung ibang remaining na asin. Hindi na po natin yung pipilitin pang tunawin. Masyado na po kasing concentrated ang brine solution natin, kaya hindi na po yan matutunaw pa. Hanguin at palamigin lang muna natin itong maigi. Once malamig na ang brine solution, ay pwede na nating ilagay ang mga itlog sa napili nating lalagyanan. Once malagay na lahat ng itlog, pwede na nating ilagay dyan ang brine solution natin. Kung nakaabot ka sa part ng video na ito, it means na curious at interested ka sa video natin today. Kung sakaling magugustuhan mo ang paggawa natin ng salted egg, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-comment ka na din po ng, "Wow! Salted chicken egg!" Maraming salamat po! Bali, isasama na din pala natin dito sa pagbababad yung mga hindi natunaw na asin. Mapapansin nyo po dito guys na lumutang yung mga itlog sa ating lagayan. Dahil po yan sa sobrang alat ng solution, kaya po lumutang ang mga itlog. Pero ang kailangan kasi natin dyan guys ay yung nakalubog totally ang mga itlog sa brine solution. Kaya ang gagawin ko lang dyan ay dadaganan ko ito ng mabigat na bagay tulad nitong platito. Ibababad lang natin itong mga itlog ng manok ng 10 araw, guys. Enough na yon para bahagyang umalat itong mga binabad na itlog. Pero kung gusto nyo naman po na mas maalat na salted egg, ibabad nyo na lang po ito ng 20 to 21 days. Sa akin kasi, guys, mas mainam yung napapapako yung salted egg kapag hindi masyadong maalat. Nilagyan ko lang pala yan ng date kung kailan natin tatanggalin sa pagkakababad ang mga itlog. Nag-start tayo ng August 23 at mag-end ito ng September 2. Balikan natin yan after ng 10 araw. And yan na guys, lumipas na ang 10 araw. Check na natin ang mga binabad nating mga itlog. Makikita nyo dyan guys na walang pumutok o nag-crack na mga itlog. Ibig sabihin yan ay magandang klase yung mga napili nating mga itlog. Hugasan lang muna natin ang mga itlog. Matagal kasing naimbak ito sa brine solution kaya kailangan hugasan muna natin ito. Bali, after natin mahugasan, ay ilalagay naman natin ito sa net tulad nito. Ito po ay para hindi gumalaw-galaw ang mga itlog habang nilalaga natin ito. Yan guys, pwede na natin itong lutuin.
Dito ay nagpakulo na pala tayo ng tubig dito sa lutuan. Bali, ilalaga lang natin itong mga itlog ng 25 minutes lamang po. Hindi naman po kasi masyadong nagmamantika ang mga itlog ng manok, kaya okay na po ang 25 minutes dito. Balikan natin yan after ng 25 minutes. Yan guys, after ng 25 minutes ay pwede na po nating hanguin ang mga itlog. Makikita nyo dito na may nabasag na dalawang itlog habang nilalaga natin. Di natin alam ang dahilan kung ba't nabasag. Pero okay lang yan. May tatlo pa naman tayo dito na good ang condition. At yung dalawa naman na reject ay makakain pa naman din natin. Para naman mas maging kakulay ito ng mga nabibili nating itlog na maalat, kukulayan din natin yan ng color pink. Pagkukunaw lang tayo dyan ng food coloring sa tubig. Bali, strawberry red po pala ang ginamit nating food coloring dito. Pagkukunaw lang tayo ng food coloring at pwede na natin yung ilagay dito sa pinaglagaan ng itlog. Haluin hanggang sa kumalat na ang kulay dito. At saka natin ibabalik dito yung mga nilaga nating itlog. Mga 10 seconds lang yan nating ilalagay dito. Enough na po yan para kumapit ang kulay nito sa itlog. Hanguin at hayaang mag-completely cool down ang mga itlog. And there you have it guys. Pwedeng-pwede na nating kainin itong homemade salted chicken eggs natin. Kayang-kayang tumagal nitong itlog na maalat ng 3 to 4 weeks nang nasa room temperature. Kung sakaling gagawa kayo nito guys, ay damihan nyo na din po para mabigyan mo din naman ang mga friends and families ninyo nitong masarap na salted chicken egg. Kaya try mo na din gumawa nito. Ano guys? Dito na kami! Diyan na kayo! Bye!